Hi guys, ito po si Elmer, isa po nating kaibigan. Siya po yung isa ring electrician at gumagawa po ng mga washing machine, electric pan, rice cooker at kung ano-ano. Pero ang madalas po niyang sideline ay ang pagtitinda ng taho. Ayan. So sabi po niya sa akin, tinatamad na siyang magtinda. Tinuruan po niya ako kung paano po gumawa ng sariwang taho patungo sa pagiging isang tukwa. Ayan, napakarami pa po niyang paninda pero sabi niya, gawin mo na lang content, Kuya Ruel. Kaya gagawin po nating tukwa ito at susundan natin yung kanyang instruction, mga kabiyahero. Okay guys, nagbigay po ng instruction sa atin si Elmer kung paano po ihahanda yung mga gagamitin sa paggawa ng tukwa mula po sa natirang taho. So hindi naman po tayo regular na gumagawa ng taho kaya wala po tayong gamit para doon. So ang sabi po niya sa akin, maghanda ng isang malinis na tila. Ayan, katulad po nito. Isa po siyang punda. Tatalihan po natin yung kabilang dulo. Ayan. Talihan po natin para magmukha po siyang supot. Ayan. Pagkatapos, baliktarin po natin. Ayan. Para wala pong himulmul na maiiwan doon sa tukwa kung sakaling mabubuo na po siya. So, ayan. May supot na po tayo at dito po natin ilalagay yung niloto po nating taho para gawing tukwa. Okay. Umpisa na po tayo nung pagluloto ng tukwa. Ang sunod po niya sinabi sa atin, ito daw po ay ating pakukuluan para po mawala yung kanyang tubig. Ayan, sabi ko nga mukhang napakarami naman. Eh, hindi raw po. Pag naluto daw po yan, kaunting-kaunti na lang. Dahil yan po ipipigaan pa nga doon sa ipinahanda niya sa ating tela, mga kabiyahero. Ayan, kulong-kulo na po siya, mga kabiyahero. First time po nating susubukan na gumawa ng tukwa mula sa taho. At ang bilin po sa atin, yan daw pong ititigas o yung pagiging tukwa nito ay nakadepende po kung gaano mo katagal pinakulo. Kapag sobrang kulo daw po, ay lumalabas daw po na makunat yung pagkagawa ng tukwa. So tatanggalin na po natin ito para maipalit po natin yung nasa isang lalagyan, mga kabiyahero. Okay, ito na po siya. Naghanda po tayo ng strainer. At ito po yung ating ginawang supot. Ayan. Dito po natin siya ibubuhos. Ayun. Katapos, ibuhos po natin. Ayan. Isunod po natin yung isa. Okay. Nagbilin po kasi siya sa atin, buhat nung ibigay po sa atin ay huwag daw paabutin ng 3 oras bago lutuin at gawing tukwa kasi may posibilidad daw pong umasim, mga kabiyahero. Okay, ito na po siya, mga kabiyahero. Yung pong dalawang kaserola kanina ay nandito na po sa loob ng ating katsa. Ayan, naghanda po tayo ng isang maliit malapad na may butas sa gitna para dito po tumagas yung kanyang excess water habang pinalalamig po at unti-unti nating binubuo para maging isang ganap na tukwa, mga kabiyahero. Ayan, medyo mainit. Sakripisyo din po pala yung paggawa ng tukwa kung homemade. Ayan. So, ang sunod po niyang bilin sa atin, ito, ilagyan daw po natin ito ng pampabigat. Daganan daw po natin. Okay. Ibuhon po natin. Habang unti-unti po natin pinipigaan. Ayan.
siguro mas maganda po ito nakataob para tuloy-tuloy po yung pagbaba ng tubig. Ayan. Yun. Tapos ang sunod pong instruction niya sa atin, lagyan daw po ito ng plato sa ibabaw. Ayan. At lalagyan po natin ng pabigat. Lagyan daw po natin ito ng pabigat para kusa pong umalis yung tubig na nasa loob po nung taho na ginawa po nating tukwa, mga kabihera. Okay? Okay, ito lang po muna. At mamaya po, titingnan natin kung nabuo nga ba siya at naging isang ganap na tukwa, mga kabihera. Okay, guys? Okay? Oras na po para ating alamin kung nagtagumpay ba tayo doon sa ating ginawang tukwa, mga kabihero. Tanggalin na po natin yung ating mga ginamit. So, ayan. Kakaiba. Kakaiba po siya. Yung sobra ng tela siyempre, nagpalubog po doon sa pagkakahulma ng ating tukwa. Pero titingnan pa rin po natin kung okay po ba yung kanyang naging resulta. Nabuo po ba? Ayan. Ayan, baka madurog. Tingnan po natin. Ayan. Sinunod naman po natin yung instruction sa atin ni Elmer. Yan. Tingnan po natin. Okay. Sa factory po nito, talaga pong mayroon silang pinaglalagyan na kwadrado. Kapag tinanggal mo po siya doon sa kanyang lalagyan, ay talagang dati na po siyang kwadrado, mga kabihero. Ayan. Tingnan po natin. Pagagalitan tayo ng tagalaba, pinakialaman po natin yung kanyang punda. Ayan. Tingnan po natin. Dahan-dahan. Ayan. Ayun. Buo na po siya, mga kabiyahero. Isang puting-puting tukwa. Ayan. Uy, muntik pang mahulog. Ayan, tukwa-tukwa na po siya. Ayan, kaya lang po, makapal. Na? So, kapag tayo po ay nakikipagtawanan ng presyo sa palengke sa mga tagagawa ng tukwa, iwasan po natin itawanan ng sagad. At hindi naman po pala biro-biro kung paano po ito binubuo, mga kabiyahero. Bakmin natin. Napakabangon tukwa. At saka puting-puti po siya. Ayan o. Oh. Okay, salamat. May tukwa na po tayo. Libre.